traffic management at enforcement, bus reform at road engineering, ito ang kailangan upang maagapan ng patuloy na lumalalang problema sa trapiko sa EDSA. Inilunsad ng pamahalaan ang USAD EDSA na pagtutulong-tulungan ng iba't ibang sektor. Narito ang report ni Fe Amor Tiosen. Mahabang pila sa MRT, salisalising sasakyan na USAD pagong. Ito ang kinakaharap araw-araw ng mga bumabagta sa kahabaan ng EDSA. Hindi malabong ganito ang kahinatnan dahil ayon sa statistiko, tumaas ng 41% ang bilang ng mga bumili ng kotse ngayong buwan ng Setyembre at inaasahang lalo pang tataas ito hanggang sa Disyembre. Kung ihahambing ang bilang ng mga sasakyan sa Pilipinas, tumaas ito ng 29% kumpara sa 2% sa Malaysia, negative 2% sa Indonesia at negative 34% naman sa Thailand. Nasa 35% naman ang bilang ng mga sasakyan sa Vietnam. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, pinag-aralan nila kung saan nanggagaling ang bulto ng mga pasaherong dumadaan sa EDSA. Nadiskubre nila na hindi pala totoo na galing sa Valenzuela at Caloocan ang mga nagtatrabaho sa Makati dahil ang mga ito ay sa mga lugar na ito mismo nakahanap ng trabaho. Bagkus sa Fairview at Bulacan, nanggagaling ang bulto ng mga nagtatrabaho sa Makati. Kaya mula sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, paglagpas ng Quezon City Memorial Circle, ay nagkakaroon sila ng tatlong opsyon. Ang North Avenue, Quezon Avenue o kaya East Avenue patungong EDSA. Ani Tolentino, 6,000 vehicles per hour per direction lang ang kaya ng kapasidad ng 23-kilometer stretch ng EDSA, subalit umaabot sa 6,800 vehicles per hour per direction ito. Upang masolusyonan ang problemang ito, iminungkahi ni DPWH Secretary Rogelio Singson ang pagtatayo ng mga karagdagang tulay at flyover na tatagos sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Gaya na lang ng Bonifacio Global City to Ortigas CenturyLink Project, isang tulay na dadaan sa Pasig River. Kasama na rin dito ang pagdaragdag ng Skyway 3 at 4 sa 2017 hanggang 2018, ang pagtatayo ng NAIA Expressway 2 na magkokonekta sa NAIA Terminal 1, 2 at 3 na inaasahang matatapos sa May 2016. Bukod pa rito ang mga man-made drainage mains na sasagot naman sa problema ng pagbaha sa buong Kamaynilaan na matatapos sa April 2016. Nasa plano na rin ng DPWH, ng MMDA at ng DOTC ang paglalagay ng mga plastic bollards o mga pansamantalang harang para dalawang lanes lamang ang sasakupin ng mga bus sa EDSA. Three lanes naman ang allotted para sa mga private vehicles, UV Express at taxi. Para kay Secretary Rene Almendras, kahit na gaano pa kaganda ang solusyon na susubukan ng gobyerno, kung hindi tutulong ang mga mamamayan, hindi magiging matagumpay ang mga mungkahi upang mapaluwag ang EDSA, lalo na ang paggamit ng mass transit. Mungkahi nila, mas makakatipid ang mga may sasakyan kung ipaparada na lang nila ang kanilang kotse halimbawa sa Mega Mall at magko-commute na lang sa pamamagitan ng mga express buses na papatakbuhin sa EDSA. Para naman sa mga karagdagang suhestyon, bukas ang kanilang tanggapan at maaaring mag-email sa edsa@cabsec.gov.ph o kaya naman ay hanapin ang hashtag USADEDSA sa Twitter. Para sa Eagle News, Fe Amor Tiosen, I am 1 with 25.